Hello po mga katong, at ngayon po ay marami tayong tutorial na gagawin. Kaya kung mapapansin nyo, hindi na tayo nagpalit ng damit. At ngayon po ay pag-aaralan natin itong Project Economy. At ito ay ginawa ko noong 2016 kung hindi ako nagkakamali. At bilang PM, malaki po ang naitulong nito para ma-monitor namin ang aming project. At malalaman namin kung kikita ba ang ating project. At malalaman namin kung magkano ang kikitain ng ating project. So sa hindi pagtatagal, tara na! Alright, nandito na tayo sa ating Project Economy template. At dito tayo magsisimula sa second sheet sa company. Yan. So, mag-input na ako ng alpha first PO. Halimbawa, yung first PO nyo kay alpha para madali nyo ma-monitor. And then, ito yung company ID. And then, PO number. Then, ito yung PO amount. Wow, 1M. And then, yung terms. Pinarehas ko na lang yung mga terms nila for this particular tutorial. And then, puntahan natin si source. So, dito makikita nyo na po yung in-input natin company. So, halimbawa, gusto nyo mag-input ng isa pang company. Halimbawa, Delta naman. Delta. Halimbawa, first PO nyo kay Delta. Halimbawa, Del naman ang kanyang company ID. And then, ang PO number is pares na lang natin, baguhin lang natin yung last digit. And then, ang amount, halimbawa, is 600K. And then, pareho na lang natin yung terms. Sentro lang natin to, mga katotoong. Yan. So, dapat makikita din natin siya dito. So, yan. And, just in case mapupuno na yung rows ninyo, mag-insert lang po kayo dito. Banda dito, or basta bago po natapos ito. Kasi dito sa ating data validation, tingnan natin kung hanggang saan ang makikita niya. Yan, hanggang 425. Yan, hanggang 425 pala ang kanyang makikita. 245, sorry. Yan, 245. So kung halimbawa, lagpas na ng 245 yung na-input nyo, pwede nyo pang i-extend yan. Shift and arrow down. Hold nyo lang po yung shift key and then arrow down. Yan. So, kung gusto nyo hanggang dun lang sa dulo ng box natin, pwede din po. Yan. Enter. So, hanggang dulo ng box, pag mag-input tayo, halimbawa, mag-input ako dito, makikita pa rin yan. Halimbawa, number 23. So, dapat makikita siya. Let's say, yan yung company name nila, number 23. Silipin natin dito. So, bakante yung ibang rows kasi walang laman. So, yan. Nakita si 23. So, kung halimbawa mag-input kayo dito, 24, hindi na yun makikita kasi hanggang dyan lang yung sakop. Hanggang dun na sa 23. See, nakita niyo po. Pero kung gusto nyo isakop yun, punta kayo ng data validation. Click nyo yan. And then, sama nyo siya sa i-highlight. Shift. And then, arrow down. Enter. Silipin natin. Yan na po. Kita na silang dalawa. So, balikan natin. Delete na natin ito. Alright. Balik tayo dito sa ating first sheet. Halimbawa, si Alpha, first PO. May ginastos ng January 1. Pwede nyo lagyan ng PO records number, payment type kung cash, check or wire transfer. And then sa company, Alpha first PO. So ganun din po, naka data validation din to, nakalink po sa second sheet natin. So silipin natin kung hanggang up, saan abot. So hanggang 222 rows. Okay, so kung nalagpas na dyan, hindi na siya makita, kailangan yung extend kagaya ng pinakita ko kanina. Alright.
And then category, halimbawa, bumili kayo ng materyales. Halimbawa, ang binili ng materyales ay electrical materials. Okay, halimbawa, ang nagastos nyo is 25,000. Yan, kita nyo po, 25,000. So, pag pinuntahan nyo si Alpha First PO, ang profit margin is 87.5. And then, meron pa kayong remaining na 875,000. Okay? So, halimbawa, same date. Copy natin to. Gumastos naman si Beta. Halimbawa, ang ginastos na naman niya is transportation. Halimbawa, bumuyahin na siya. Halimbawa, car-rental. Nag-rent siya ng sasakyan. Halimbawa, ang nagastos niya is 2.5. Okay? Puntahan naman natin dito si Beta. Yan, nakita niyo po. May input na yung transportation niya. By the way, kami na nag-define ng admin cost. So, 10%. So, nasa inyo po kung ilang percent ang gusto nyong ibigay kay admin or sa company ninyo. So, kung gusto nyong 15%, baguhin nyo itong formula dito. So, for this tutorial, 10% ang gagamitin natin. Okay. So, halimbawa, January 2 naman, gumastos naman si Alpha. Ang gastos naman ni Alpha ay halimbawa labor. Nagbayad siya ng pasahod ng tao. Halimbawa salary. Halimbawa ang pinasweldo niya is 5,000. Yan. So balikan natin si Alpha. Yan. Kita niyo po, nagkaroon na ng laman si labor ni Alpha. So, ang maganda dito, kahit anong date nagkaroon ng expenses, bawat company, bawat PO number, kaya niyang i-monitor kahit hindi po sila magkakasunod ng input. So, kung nakita niyo po, nagkaroon ako ng input dito kay Alpha. Sinundan ni Beta, sinundan ulit ni Alpha. Kahit alternate sila or kahit sunod-sunod na Alpha, sunod-sunod na Beta, kahit magkakaibang dates, mamomonitor niya yan. So, every time na meron kayong ginagastos sa bawat project, i-input nyo lang po para matrack nyo agad. So, halimbawa, January 2, February 2, gumastos na naman si Alpha. Halimbawa, transportation naman ang ibigay natin kay Alpha. Car rental, halimbawa, 7,000 ang nagastos niya. Yan po, nagkaroon na ng 7,000. So, laman na naman natin si Beta. February 3. Yan. So, ang lalamanan ko lang muna, i-inputan ko si Alpha and si Beta. Pero, kaya nitong i-monitor kahit ilang companies. Kahit ilang kliyente po. Okay? Yan. Halimbawa, ang next naman is accommodation. Halimbawa, yan. Halimbawa, hotel. Halimbawa, gumastos kayo ng 12,000. Yan. Accommodation ni Beta. Punta natin si Beta. Yan, nagkaroon ng accommodation si Beta. So, balikan natin si Alpha. Okay, laman na naman natin si Alpha. Kakopy ko na lang to. Halimbawa, pareho lang ng input. Pero, babaguhin ko yung company. Babato ko siya kay Alpha. Yun. Kita niya po. So, kung halimbawa, matatapos na yung project. And then, halimbawa, magpapakain kayo sa kliyente. Halimbawa, natapos siya ng February 5. Okay, kay Alpha. And then, ang expenses
ay representation. So halimbawa food. So halimbawa 25,000 yung pinakain ninyo. Fiesta, di ba? Nagpapayasta kayo ng buong barangay. So yan, kita niyo po. 25,000 sa representation. So malaki pa yung natira, 826. So parang malaki pa yan. So lamanan pa natin yung materiales. Halimbawa, ang date niya is March 4. Kay Alpha ulit. Then materials. Then electrical materials pa rin. Then halimbawa, ang nagastos nyo is magkano ba yung PO amount natin dito? 1M. Halimbawa, ito na yung huling materials na gagastos ninyo. Halimbawa, 500,000. So yan. Kung yan na po yung expenses ni buong PO ni Alpha Purse, meron kayong natirang 326,000 at meron kayong margin na 32%. So not bad. 32% margin ng mga expenses ninyo. So dito sa company, yan ang mga line item na makikita ninyo. PO number, PO amount, and then terms. Pero pwede nyo pang dagdagan yan. Pwede nyo dagdag yung line item dito. Iangat ko lang to. Yan, pwede nyo pang lamanan yan. So ako, ito lang naman yung pinaka-importante gusto kong makita sa project namin. Kaya yan lang muna yung pinasok ko. Pero pwede ka pang maglagay yan. So yan. Piliin natin si Beta. So yan yung PO number niya. Ito yung amount. Then ito yung terms. So kita niyo po. Kahit anong dates kayo mag-insert dito. Kahit anong date in any order. Kahit alternate sila. Kahit multiple companies po yan. Kaya niyang i-monitor. Okay, so question, paano kung meron akong ibang expenses na wala dito sa item na ito? Kagaya ngayon, pandemic, kailangan natin ng PPE. So halimbawa, gusto kong mag-insert dito. Yan, PPE. So ang gagawin nyo lang is dadrag nyo ito, copy nyo yung formula. Pero may babaguhin kayo dito. Double click nyo yan. And then, itong per dime, papalitan nyo yan ng PPE. And then, ito po, iaangat nyo to, dapat nasa company siya. Bumaba siya kasi kinapi natin yung formula ni per dime. Dinrag natin siya pababa. So, bumaba rin ito. So, kailangan nasa company siya. So, press nyo yung enter. And may isa pa tayong gagawin. Dito sa category, highlight natin lahat. And then, punta tayo sa data validation. Punta tayo sa pinakadulo. Type nyo dyan yung PPE. Yan. So, may kita nyo na po dyan si PPE. So, itong 10,000 na to kanina, expenses to ni per dime. Oops, sorry. Yan. So, kung halimbawa, gusto nyong lagyan si Alpha First PO ng PPE, halimbawa, pinurchase nyo siya ng January 5, sorry. Alpha First PO. So, halimbawa, PPE. Diba, nagastos nyo PPE is 5,000. I'm sorry. PPE na lang din dyan. Or halimbawa, yung suit. Halimbawa, 5,000. So, balikan natin si Alpha. So, yan. Nakita nyo po. Nagkaroon ng 5,000. So, paano naman kung gusto nyo pang mag-add ng isa pang item? So, insert tayo. Ano naman ang gusto nyo i-add dito na item?
Halimbawa, swap test. Then, copy nyo yung formula. Paguhin nyo itong representation. Gawin yung swap test. And then, adjust nyo itong box na to. Balik nyo siya sa company. Enter. And then, add nyo sa data validation yung swap test. Highlight nyo yan. Takay sa data validation. Takay sa pinakadulo. Add nyo yung swap test. So, tingnan natin kung makikita na dito sa swap test. Yan, nandiyan na si swap test. So, halimbawa, January 6, may nagastos si Alpha. Swap test. Swap na lang nalagay ko. Halimbawa, 7,000. Yan na po, nakita nyo, nag-appear. So, napaka-flexible nitong nagawa kong template. Kahit ano-anong line item ang pwede nyo ilagay po dito. Madali lang pong baguhin. Yan lang po. Napakadaling baguhin ng formula. So, ito, adjust nyo rin to dito. Yan. Kasi nagdagdag tayo, bumaba siya. Ganun din si PPE. Bumaba yan. I-adjust nyo po. Para kung mag-insert kayo ng PPE sa first item, makikita ng ating monitoring. So, ganun lang po kasimple. So, kahit gano'ng karaming company ilagay po natin dyan, halimbawa, lalaman na natin to lahat. Yan. For example, numbering muna yung company na ilalagay natin. Hanggang number 70, balik tayo sa sheet number 1. So, dapat 1 to 70 makikita natin dyan. Yan, nakita nyo po. 70, ganun din dito sa company. Sa input section natin. So, dapat 1 to 70 din yan. Yan na nga po. 1 to 70. So, si Beta, since ito pa lang yung mga expenses natin, nakikita natin yan pa natitira niyang pera. Ang profit margin yan is 87%. So, ang nakita kong naging tulong nito is paano kung halimbawa masyado nang malaki yung expenses ni Alpha. Halimbawa, mag-input tayo ng March 6. Yan, Alpha. Halimbawa, merong nasira at kailangan yung palitan ng materials. Okay. For example, electrical materials pa rin. At 150,000 po ang inyong papalitan. Yan. Balikan natin si Alpha dito. Yan. Kita nyo po, lumulobo na yung materials nyo. So, kita nyo po, 16% na lang. So, bago pa lang po pumunta ng 16% yan, makikita nyo na po yung nagagastos ninyo. Oops, malaki na yung nagagastos ko. Paano ko tatapusin agad yung project nang walang nadadamage ng lalong madaling panahon? Kasi the more na tumatagal kayo sa site, syempre may babayaran kayo dyan. Nandyan yung salary, nandyan yung accommodation, nandyan yung allowance, and etc. So, the more na tumatagal ang taon nyo sa site, mas lumulobo yung expenses. So, dapat inspirado din yung mga tao natin na gumawa at tapusin yung project sa lalong madaling panahon. Huwag po kayong pipili ng tao na gustong patagalin yung project. So, halimbawa, 3 days lang kaya nyo nang tapusin yung project. Pero sila gusto nilang gawin ng isang buwan para isang buwan yung kikitain nila. So, dun po mamomonitor nyo na malulugi yung project ninyo. So, malaki po yung tulong nito para makita nyo po kung kikita ba o malulugi yung project ninyo para magawa nyo po ng paraan bago po malugi ang project. Kasi as a project manager or as PM, kailangan nyo po yung mamonitor para alam nyo po yung mga discarding gagawin ninyo. So, yun lamang po. Sana ay may natutunan kayo. Ano pa ba ang
magandang dagdag dito. Yun lang naman. So, importante lang na kung halimbawa may second PO si Alpha dito, i-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para laging updated sa aking mga vlog. Second PO, or depende sa inyo kung anong gusto nyo ilagay na tag para madali nyo siyang malaman. Siyempre, same lang din sila ng ID. Siyempre, magkaiba yan ng PO number. So, sundan na lang natin to. So, halimbawa, ang amount niya is 1.5. So, terms, pareho lang. Balikan natin. Yan na po si Alpha Second PO. So, yan. 1.5. So, kung 10%, ang mapupunta agad sa company is 150K. Okay, ang natitira mo na lang na pera dyan is 1.3 something. So, yung 1.3 na yan, huwag mong sasagarin yan. Dapat ay matitira ang margin para kumita din yung kumpanya po ninyo. Okay? Kaya importante dyan yung dapat magaling yung PM para ma-monitor nila yung project kung kumikita, at kung medyo nababagalan po kayo, pwede nyo pabilisin yung project ninyo para makita nyo po, para mabawasan yung expenses ninyo sa bawat site na pinupuntahan ng mga tao ninyo. Okay? So yan, napakalaking tulong po nito. Kahit gaano po karaming company ang i-input nyo dito, kahit iba-ibang dates, iba-ibang amounts, iba-ibang expenses, pwedeng-pwede po. Napaka-flexible nitong template na ito. Yan. So yun po, sana ay marami kayong natutunan, at hanggang sa ating muling pagkikita. At kung meron po kayong tanong, mag-comment lang po kayo. At kung gusto nyo magkaroon ng copy ng Excel na ito, mag-comment lang po kayo. Sa muli nating pagkikita, paalam!